Yes po, muli po isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-coiners. Siyempre po, welcome sa ating channel, Coiners Ring. At sa araw pong ito ay aking i-content yung mga 10 pesos po na commemorative coins na sinasabi ng ilang mga bogus na vloggers na naghahanap ng mga brilliant uncirculated na mga common coins at bibilhin sa napakataas na halaga. Sa content pong ito, makikita po ninyo ng mga manluloko po talaga ang mga yan. At kagaya po ng lagi kong sinasabi, kahit paulit-ulit pa, kung napapansin po ninyo sa aking mga video, ay lagi ko pong sinasabi ang gawain ng mga bogus na yan. Mga ka-coiners, bago ko po ipakita yung tunay na halaga at picture ng mga brilliant uncirculated na 10 pesos maging ang kanyang presyo, ay nais ko lamang pong ipaalam na marami po sa mga bogus coin vlogger na naghahanap bumibili ng mga 10 peso commemorative coins sa mataas na halaga at ang hinahanap ay brilliant uncirculated. Ay nako, ito po ang isang halimbawa po ng Leyte Gulf Landing 5 peso na brilliant uncirculated. Siya po ay nasa napakagandang blister pack po mga ka-coiners, at mababasa po ang detalye ng baryang ito. Malinaw po na akin pong sinasabi na mga manluloko lamang po ang naghahanap ng mga ito na brilliant uncirculated, maging na mga almost uncirculated, at bibiliin daw sa 1,000 piso. Net-net nyo. Ito po ang sumusunod, Apolinario Mabini. Ayan po, mga ka-coiners. Nabibili po yan sa Lazada at pwede pong makabili ng mas mura sa BSP. At meron din pong mga binibenta sa GC sa napakamurang halaga. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung sino po ang nagbebenta at magkano po niya ibinebenta ang mga ganitong klase po ng commemorative coins. At sumunod po, ayan, General Luna. Yes po, 150th birth anniversary po ni General Luna, na hinahanap din ng mga bulaang propeta ng mga barya. At talaga pong medyo tagilid po ang ating industriya ngayon mga coiners, dahil po sa mga ito ninanakaw nila ang inyong ginito ang oras at pinagkakakitaan po, at ginagawa pong tanga ang mga nanonood, dahil siyempre po nakita natin naghahanap siya almost uncirculated, kaganing yan bibili niya ng 2,000 pesos 3,000 pesos, natural manonood po tayo, mag PPM sa kanila ang sasagot, robot mga ka-coiners. Sana po ay mamulat na po tayo sa katotohanan mga ka-coiners. Kapag nakita na po natin ang thumbnail ng kaduda-duda, ay alam na po natin na ito po ay isang manluloko. Meron pa pong isa dyan na 200,000, 300,000, 100,000, 50,000, 20,000 ang makikita mo sa kanyang thumbnail, at may nakapicture na napaka-common po na barya. Pero kapag iyo pong pinanood, ay talagang wala naman pong siyang sinasabi kung saan at bakit niya inilagay yung halagang 200k 300k para sa baryang nakapicture. Ang maliwanag po doon ay ginagawa lamang po niyang pang-engganyo yung halaga at ang picture po ng common coins para panoorin, para isipin po natin na mga manonood na ang baryang sinasabi niya na nasa picture ay nagkakahalaga po ng 1,000 piso. Clickbaiter po ang tawag sa mga yan, mga ka-coiners. At meron naman po mga ibang coin vloggers na bagamat napaka-patalino at napaka-gagaling na naman, ay sinisipi po mga ka-coiners yung mga barya po na hinahanap nitong mga kolokoy na vloggers na ito. At kanya rin ipinipicture at parang kinapalabas na nakakatulong pa nga itong bumibiling ito. Sa katotohanan lamang po mga ka-coiners, ay meron po talagang kahit common coin ay pwede po nilang bilhin sa mataas na halaga, dahil nga po sa laki ng kita
nila sa YouTube. So parang, kumbaga, i-parapol na lamang yon. Ang masama lamang po nito ay ang pagbibigay po ng misleading information dahil siya lamang po ang bumibili ng napakamahal na halaga mula po sa mga common coins at mga error common na yes po, maaring binibili nga niya ng 10,000, 20,000 hanggang 40,000 o 60,000 para makatulong nga daw sa kanyang mga viewers. Yes po, maaring mangyari po yon. Kaya lang dapat ay mas maigi po na huwag na niyang idaan sa mga coins. Huwag na niyang idaan kasi ay bumibili ng mga ganito. Pwede naman po siyang tumulong mga coiners na pipili siya ng sa walang-wala o may mga problema sa buhay. Madali naman po tumulong mga ka-coiners at huwag na lamang pong idadaan sa mga ganito na kaysa may binibili ka na napaka-common lamang. So nakakasira po ito at nagbibigay po ng misleading information. Lalong-lalo na po sa karamihan. At siyempre po ay hindi naman po natin maiaalis na mayroon pong mga sympathizer yung mga taong ito. Kagaya po ng mga nagbabasa sa atin na yun nga daw po, nakakatulong, tumutulong. Yes po, kasi ang hangad po ng taong ito o mga taong ito ay mapansin nga sila at maswertihan na mabilhan nga po sa kahit common coin nga naman it at napakataas ng halaga. Sinasabing pwedeng pampuhunan, pwedeng pambili ng bahay. Yes po, sabi ko nga po ay hindi po masama ang tumulong. At napakaganda po ng layunin ng taong tumutulong, lalo na kung talagang pagtulong po ang hangad. Pwede naman po kasing pagsabayin ang pagtulong at ang paghahangad ng maraming viewers. Ibahin lamang po, huwag na yung gamitin yung mga misleading information na maaari pong makasama sa industry ng ating coin collection o ng ating hobby. Ang iba nga po, ang ginagawa ay nagpaparapol po ng libre para kahit paano ay may ibalik yung may ibigay na papremyo sa kanilang manonood. Yan po mga ka-coiners, ang isang napakagandang gawi. Sa ganang akin po, sana po ay matauhan ang mga ito. Ano po? Hindi po maitatagpuan na talagang mga viewers lamang po ang hanap ng mga ito, bagamat tumutulong nga. Pero 99.9% po ay panlilin lang para nga mapanood sila. At 1% lamang po ang ibinabalik na sinasabi pong tulong mga ka-coiners. At mga ka-coiners, siguro naman po, lalo na kayong mga legit na coin collectors, ay alam ninyo kung saan po ang tamang lugar ng pamimili, paghahanap ng ating mga collections. Hindi pa, napakarami po mga GC, mga group chat po, na pwede po nating search para makita po yung mga binebenta at pwede po nating i-advise doon kung ano man po ang ating ibinebenta. Hindi po ba? Mga ka-coiners, siguro po ay napapansin po ninyo yung ibang mga coin vlogger po, lalo-lalo na po yung mga vlogger po sa ibang bansa. Meron na po ba kayong napanood sa kanila na sila ay naghahanap ng ganito, na sila ay bumibili po ng ganito? Mga ka-coiners, ay saga ng akin po ay wala pa. Ang sinasabi lamang po nila, kung meron pa nito, ganyan ang presyo na maaring mabenta. Hindi po kagaya ng ilan naman na sinasabing meron ka nito, benta mo na, may bumibili. Ang tanong, sino ang bumibili? Sabi ko nga, sila na nga na nagsasalita ng ganon na sinasabing napakataas ng presyo ng isang common coin ay hindi nila mabili. Ang mahirap pa nito ang pinagbibintangan pambibili. Marami daw po ng mga legit coin collector ang naghahanap at bibili na wala naman. At heto na po mga ka-coiners, ang nagbebenta po ng mga ganitong klase ng barya na nasa blister pack. Yes po, ayan, kitang kita po ninyo Marlon Fernandez, at ibinebenta po ang bawat isa 150 pesos lamang po. Yes po, ayan, 158 mga ka-coiners, at hindi po libu-libong piso na kagaya po ng mga sinasabi nga ng mga bulaang vloggers. So sana po mga ka-coiners ay nalinawan po kayo sa content na ito na napakarami na po ang naglilipana ng mga buwaya na mga manluloko po.
sinasayang nila ang ating oras para panoon sila at pinapaasa. Pinapaasa po tayo mga kakoiners na sila nga po ay bumibili o bibilhin nga po yung mga barya na kanilang sinasabi. Isip-isip mga kakoiners, Joel Epocampo, Coiners Ring.